Alam ko, Grace, hindi ito yung pinakamagandang timing. Pero hindi mo naman kailangan sumagot ngayon. Basta ang alam mo yung intention ko. Kung gusto mo munang ayusin ang gulong to, bago natin pag-usapan to, Grace. Handa akong lumaban. Salamat sa oras mo, Lucas. Kausapin niyo na lang po si Aling Fe dahil siya po ang kausap ni Vince Fontanilla bago po siya na-aksidente. At sigurado po ako na nabanggit niya ang tungkol sa ginawa ng nanay ko. Salamat ulit sa lahat ng tulong mo, ha? Sige po. Sige. Naniniwala kayong babae niyo na nagsisinungaling yung nanay niyo sa korte, Ronnie. Pero gusto ko pa rin makasigurado, Kuya. Gusto ko pa rin makausap yung Aling Fe. Pero kung di si Christian Vergara ang kumindap kay Vince Fontanilla, sino? Hello, tita. Nasa Channel 8 pa rin po ba yung kaibigan ninyo? May skupo ko para sa kanya. Buti nagkasya sa'yo to, no? Sinukat ko yung daliri mo habang natutulog ka doon sa sewing machine isang araw. Alam mo, takot nga ako eh. Baka magising ka. Pero, kailangan ko tong tanggalin kapag kaharap ko sila nanay. Siguro kapag gumaling na si Vince, saka ko nasasabihin sa kanila. Few days, ilang linggo, basta makahanap lang ako ng right timing. Papahupain ko muna lahat ng nangyayari ngayon. Okay lang ba yun? Naiintindihan mo naman, di ba? Sagalit ba naman sa akin ng tatay mo sa Laguna eh? Baka nga sa susunod, siya naman yung atakihin sa puso tapos isugod din siya sa ospital. Basta ang importante, pumayag ka. Hey Grace, wala nang bawian yan ha. Kahit isang taon o tatlong taon pa ako mag-antay bago tayo ikasal. Ang importante, magiging Mrs. Christian Vergara ka na. Uy, parang maganda pakinggan yan ah. Hindi, pero mas maganda pakinggan yung Mrs. Grace Vergara. Ang ganda. Sandali. Eh, di ba ikaw yung magiging Mr. Grace Fontanilla? Dapat yun eh. Parang mas okay yung yan. May gusto ka bang simbahan?
Gusto mo ba ng church wedding? Pwede namang garden wedding or beach wedding. Ah, hindi, alam ko na. Gawin natin yung katulad ng ginawa ng kaibigan ko. Skydiving wedding. Ayun, gusto ko yun. Oo, sama natin yung pare. Pati yung entourage. Oo. Sila nanay. Mm-mm. Daddy mo. Si dad, si mom. Di ba? Eh, pero teka, paano yung coverage? Sama na rin natin. Dalawa. Talaga? Oo, pero pag-isipan ko ha. Si Doc na lang ang mag-a-advise sa inyo kung ano pong mga tests ang gagawin kay Vince pagkatapos ng CT scan niya ngayon. Sige. Hayaan nyo, naitay. Bibilisan ko yung paggaling ko dito. Parang alis na ako agad. Kasi nga nagkabalikan na ho kayo. Gusto ko sana ituloy yung biyahe natin noon pa Batangas. Diba sabi niyo sa akin na dapat mag-beach tayo noon kung hindi ako nawala. Nakapunta na kami ng tatay mo doon nung isang araw. Doon ko siya uli sinagot. Pupunta tayo doon, anak. At sigurado akong mag-i-enjoy ka. Marunong ka na ba lumangoy? Kaya mo na ba akong talunin sa langoy yan? Nurse, lika na nga. Yung mayabang na itong tatay. Kala mo naman, kaya akong talunin. Sige. Ito ang naging pahayag ni Fe Martinez kay Vince Fontanilla. Si Martinez ay kaibigan ng witness noon ng mga Fontanilla na si Josefa Samiliano. At ayon sa kanya, may iba pang nakakita kay Samiliano ng gabing yon. At sila rin na makapagpapatunay na hindi nakaalis si Samiliano sa lamay. At hindi niya nakita ang di umanong pagdukot ni Christian Vergara kay Vince Fontanilla. Ang naging statement na lang ni Samiliano sa korte ang nag-uugnay kay Christian Vergara sa krimen. Pero ngayon, pinatutunayan ng salaysay ni Martinez ang pagsisinungaling ni Josefa Samiliano sa harap ng korte 12 na ang nakaraan. Sa kabila ng pahayag ng dating senador na si Victor Vergara sa kanilang pagtanggap sa relasyon ni Grace Fontanilla at ng kanilang anak, hindi pa rin tumitigil ang kampo ng mga Fontanilla na imbestigahan si Christian Vergara. At ang imbestigasyon ding ito ang nagdala sa mismong biktima na si Vince Fontanilla sa katotohanang matagal nang pinaniniwalaan ng korte, pero sinasalungat ng kanyang pamilya. I'm sorry, Victor. Hindi si Christian Vergara ang kumidnap kay Vince Fontanilla. You refused to help Christian the other night, but I still did. I found a way na mapapunta doon yung ambulansya. Teresa! I only helped the Fontanillas for Christian. Alam ko na nag-aalala ka na iniisip pa rin ng mga Fontanilla na kriminal ang anak mo. Pero natulungan na ni Christian ang anak nila. Pati yung makakilala ni Josefa Samiliano, sinabi naman nila na wala naman talagang kinalaman si Christian sa kidnapping noon. Hindi pa ba sapat yun na isipin nila na mabuting tao ang anak mo? Do you still want Christian to stay away from Grace? Sir, may mga reporters po na naghahanap po sa inyo. Sabihin niyo lang po kung hindi niyo po sila kakausapin. Kasi papalisin na po namin sila. May, harapin ko sila. Ah, sige. Salamat. Sige. Salamat din po. Anong sasabihin mo sa kanila? Mr. Fontanilla? Mr. Fontanilla? Mr. Fontanilla? Anong reaksyon niyo sa salaysay ng anak ni Josefa Samiliano at Pe Martinez? Totoo bang ando sa Pamela Laguna ang bunso niyo para imbestigahan pa rin si Christian Vergara? Ngayon lumalabas na nagsinungaling si Josefa Samiliano sa korte, naniniwala na ba kayo na hindi si Christian Vergara ang kumidnap sa anak ninyo? Sa ngayon, nakafocus ang attention namin sa paggaling ni Vince. Pero once makalabas na dito ng ospital, ako mismo ang kakausap sa anak ni Aling Josefa at ni Fe Martinez dahil gusto kong marinig mismo sa kanila. So lahat ng mga naririnig niyo ngayon, they still considered as hearsay. Pero ipagpalagay na natin may basehan ng mga salaysay nila. Hindi pa po ba sapat ang mga ngayon para maniwala kayong walang kasalanan si Christian sa inyo? Kung hindi ho si Christian Vergara, sa tingin ninyo, sino ang totoong kumidnap sa anak ninyo? If we assume na hindi nga si Christian Vergara ang dumukot sa anak ko, at this point in time, hindi ko na alam kung sino pa ang gumawa nun sa amin. Sa loob ng maraming taon, naging top priority ko ang mapagbayad si Christian Vergara sa ginawa niya sa amin. Siguradong-sigurado ako na siya may kasalanan. Sa sobrang sigurado ko, nakagawa ko ng mali. It only goes to show na hindi lahat ng desisyon ko ay naging tama. Nabulag na ako sa kagustuhan kong makamit ang ustisya. At napabayaan ko na maging pasanin ito ng pamilya ko
sa loob ng 12 taon. Imbis na maging tahimik kami at masaya sa pagkakahanap kay Vince. At nanatili kami nakakulong sa trahedyang bumiktima sa amin. Tama bang narinig namin, Mr. Fontanilla? Hindi niyo nabubuksan yung kaso? May mga dahilan pa rin ako para pagdudaan si Christian Vergara. Hindi ko masabing totoo ang mga naging pahayag ng mga taong nakausap ni Vince sa Family Laguna. Dahil hanggang ngayon, hindi mali sa isip ko sinabi ng kapitbahay namin noon na nakita niya mismo si Christian Vergara sa harap ng bahay namin. Contradicting yung statement niya again sa statement ni Christian na nagsasabi ng mga oras na yon ay nasa Antipolo siya. Ang paghanap sa katotohanan ang naging dahilan kung bakit naaksidente ang anak ko. Yun din ang dahilan kung bakit nagkawatak-watak ang pamilya ko. Nabulag ako dahil gusto kong makamit ang hustisya. Nabulag din ako sa kung ano mas importante. Nasa amin ang bunso ko, buo ng pamilya ko. As much as possible, subukan mong huwag kumalaw. Gano po ba katagal to, Doc? A few minutes. Sige po. Close your eyes. Baka kailangan ko na maging isang tatay kaysa abogado. Hindi na ako kasing sigurado kung sino may kasalanan at kung ano ang totoo. Pero kailangan na siguro subukan ng pamilya ko nakalimutan ang mga nangyari. Ito na siguro ang huling pag-uusap natin tungkol sa kasong ito. Saba ang nagsabi sa'yo magsinungaling ka. Si Sandro Apostol, ang chief of staff ni Vergara. Saba nagsabi sa'yong siraan ako. Ano ba, Tisnado? Hindi ka makukulong sa ginawa mong paninira sa akin. Pero sasampahan pa rin kita ng administrative case, Davidia. Gusto ko maging permanente na sa record yung ginawa mong kabalbalan sa akin. At sisiguraduhin kong mahihirapan ka maghanap ng trabaho. Para sa tuwing nakikita mo naghihirap yung anak mong may sakit, dahil hindi mo na siya kayang buhayin, maaalala mo na wala kang ibang pwedeng sisihin kundi ang sarili mo lang. Ano talaga gusto mo, ha? Sinabi mo sa statement mo na kaya ka nagtago dahil sa gagawin ni Victor Vergara. Bakit? Tinakot ka rin ba nila? Katulad ng ginawa nila noon sa kapitbahay nila Gabriel? Yung nakakita kay Christian sa tapat ng bahay ng mga Fontanilla? Tulungan mo ako, Franco. Tulungan mo akong gisahin ang chief of staff ni Vergara at tutulungan din kita sa anak mo. Tungkol pa rin pala to sa kidnapping case noon. Ano? Umaasa ka pa rin kapag nasolve mo yung kaso, babalikan ka ni Gabriel Fontanilla? Sinabi niyo kanina sa reporters na wala na hong kaso. Ibig sabihin ho ba noon, tanggap ka na si Christian? Ay, yung mga sinabi ko nung nasa Laguna tayo, hindi po totoo yun. Ayoko pong lumayo sa inyo. Ayoko pong gawin yun. Kaya sana ho sabihin niyo sa akin kung tama yung narinig ko kanina. Ako nang magiging pinakamasaya.
Nanay. Magulang ka ba na nandito? Magulang ka ba na nandito? Ay, tenga. Sige, huwag bayanin anak ko.